Kumusta kayo, mga dre? Welcome sa Rai TV. Sarento, mukha yata napabilis ang kalabit mo. Baka ni sa papel, di tumama. Ang pag-uusapan natin ngayon, mga dre, tungkol sa isang aktor na madalas gumanap na kontrabida sa mga pelikula ni FPJ. At alamin natin kung ano nga ba ang kanyang kinamatay. Ngunit bago yan na inaanyayahan po namin kayong pindutin ng like, subscribe at bell icon para lagi kayong updated sa mga kwentong gaya nito. Madalas siyang mapanood bilang isa sa mga pangunahing kontrabida sa mga pelikula ni The King. Kung hindi traidor na kumpare ay isang tiwaling pulis. Ngunit alam mo ba ang kanyang pangalan? Siya si Rene Domingo Hawkins Sr. na mas kilala sa pangalang Rene Hawkins. Ipinanganak noong March 28, 1944 sa Maynila. Ang kanyang may bahay ay si Norma de la Cruz at nagkaroon sila ng tatlong anak na sina Christina, Ralph Hawkins III at si Rene Bong Hawkins Jr. na isa sa mga pinakamahusay na power forward ng PBA. Napabilang siya sa mga kuponang Presto Tivoli, Santa Lucia, Tanduay Rum, Coca-Cola at Alaska Aces. Si Rene Hawkins na kilala rin sa alias na Boy Bumbay ay unang sumaba bilang artista sa pelikulang Zuma noong 1985 na pinagbidahan ni Max Laurel. Pamalas siya ng husay sa pag-arte sa pelikulang Sandakot na Bala noong 1988 na pinagbidahan ni Rudy Fernandez. At doon ay napansin ni FPJ ang talento ni Boy Bumbay sa pag-arte. Kung kaya't masasabi kong mula noon ay naging regular na siyang kasama ni Fernando Poe Jr. sa kanyang mga pelikula. Bukod kay Berting Labra ay madalas din siyang gumanap bilang police asset at malimit ding mapanood sa mga eksenang pinipiga siya upang ikanta ang mga impormasyong kanyang nalalaman. Alam naman nating lahat, mga dre, kung paano gulpihin ni Fernando Poe Jr. ang kanyang mga kaaway. At isa itong si Hawkins sa mga suki ng signature pompyang ni FPJ na talaga namang kinagiliwan ng mga Pinoy. Alam nyo ba, mga drena, si Rene Hawkins ay isa lamang sa 102 anak ni Lou Salvador na dati ring aktor at basketball player. Siya rin ang ama ni Philip Salvador. Sa makatwid, mga dre, ay half-brother ni Hawkins, si Philip. Sa mahigit 50 pelikula na kanyang ginabilangan ay nakakalungkot lang isipin na hindi man lang nabigyan ng pagkilala kanyang mga naiambag sa industriya. Tulad ni Bummer Moran ay nagpa siyang mag-migrate ang ating bida sa Burke, Virginia, USA noong 2001 nang tumamlay ang kanyang karera dito sa Pilipinas dahil sa pagbagsak ng mga action films noong dekada 90. Kahit may edad na ay namasukan si Rene sa Walmart upang may pangsuporta sa kanyang pamilya. Ngunit nagretiro din pagkalipas ng 3 taon upang ilaan na lamang ang kanyang natitirang mga sandali kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Si Rene Hawkins Sr. ay sumakabilang buhay sa Burke, Virginia noong May 10, 2014 sa edad na 70 dahil sa katandaan. Ang kanyang labi ay nakahimlay sa St. Mary of Sorrows Historic Church sa Virginia. Bago ko tapusin tong video ay nais ko lang magpasalamat sa mga masusugid na tagapanood ng Rai TV. Shout out kina Cool Mix TV, Miller Briones, JV Vlog Ideas, Nino Orbita, Tof Tof Lotto Vlogs, Ayman Aces, at kay Edric Bulangos. Maraming salamat, mga dre, at lagi po mag-iingat. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay mag-iwan ng like. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.